Metodolohiya ng pananaliksik. Mabuhay! Maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito, ay malalaman mo rin ang mga paraan sa pangangalap ng datos sa pananaliksik. Ngunit bago natin puntahan ang ating aralin, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Sa nakaraang video, nalaman mo ang mga hakbang sa pananaliksik. Sa araw na ito, ay tatalakay natin ang mga metodolohiya sa pananaliksik. Ano nga ba ang ibig sabihin ng metodolohiya ng pananaliksik? Ito ay ang sistematikong kalipunan ng mga metodo o methods o pamamaraan at proseso ng investigasyon na ginagamit sa pangangalap ng datos sa isang pananaliksik. Ang mga pamamaraan ng pananaliksik. Una ay ang tinatawag na survey. Ito'y isang metodo na ginagamit upang mangalap ng datos sa sistematikong pamamaraan sa isang tiyak na populasyon o sample ng pananaliksik. Kadalasang ginagamitan ng payak o questionnaire na hinahayaang sagutan ng mga kalahok. Tukuyin din ang pagiging confidential ng anumang impormasyong ibabahagi ng mga kalahok. Pangalawa ang tinatawag na pakikipanayam o interview. Naglalayo nito na kumuha ng malalim at malawak na impormasyon mula sa taong kakapanayamin. Mayroon tayong tatlong uri ng pakikipanayam. Una ay ang tinatawag na nakabalangkas na pakikipanayam. Sa wikang Ingles, ito ay tinatawag na structured interview. Ito ay eksakto o tiyak ang pagtatanong gaya ng mga nasa talatanungan. Ang kaibahan lamang ito ay pasalita ang pamamaraan. Pangalawa ay ang tinatawag na bahagyang nakabalangkas o tinatawag na semi-structured interview sa wikang Ingles. Ito ay ginagamitan lamang ng mga gabay na tanong upang maging maayos at masistema ang panayam ngunit hindi istrikto. At ang pangatlo ay ang tinatawag na walang istruktura. O sa Ingles, ito ay tinatawag na unstructured interview. Layuning galugarin ang nararamdaman ng kalahok tungkol sa paksa ng panayam. Impormal ang paraan ng pagtatanong sa ganitong uri ng panayam. Ngayon ay puntahan natin ang mga paalala sa paggawa ng panayam. Una, ay dapat maging maagap sa takdang oras ng panayam. Pangalawa, dapat ihanda ang gabay sa panayam at iba pang kakailanganing materyales. Pangatlo, magsagawa ng inisyal na pananaliksik tungkol sa taong kakapanayamin. Pang-apat, magsalita ng malinaw kung nagtatanong at nagpapaliwanag at maging magalang sa bawat kilos at pananalita. At panglima, magbigay ng simpleng token o sulat ng pasasalamat sa taong kapanayamin. At ang pangatlong pamamaraan ng pananaliksik ay ang dokumentaryong pagsusuri. Ginagamit upang kumalap ng impormasyon na susuporta at mapagtibay sa mga datos ng pananaliksik. Ang mga uri ng mga dokumento na maaring pagmulan ng pagsusuri ay ang mga pampublikong tala, iba't ibang uri ng media, biyograpiya, katitikan ng mga pulong o tala ng pangyayari sa isang komprehensya o kongreso at iba pa. At ang pang-apat na paraan o pamamaraan ng pananaliksik ay ang nakabalangkas na obserbasyon at pakikisalamuhang obserbasyon. Ang nakabalangkas na obserbasyon ay ang pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na pukos ng pag-aaral habang sistematikong tinatala ang kanilang pagkilos, interaksyon at pag-uugali sa pamamagitan ng gabay na obserbasyon. Ang pakikisalamuhang obserbasyon naman ay pag-aaral sa kilos, pag-uugali at interaksyon ng mga kalahok sa isang likas na kapaligiran. Ngayon ay puntahan natin ang lohikal at populasyon ng pananaliksik.
Ang ibig sabihin nito ay nakasaad ang mga batayang impormasyon tungkol sa pananaliksik kung sino, taga saan, o kaya'y kung anong institusyon o organisasyong may kaugnayan ang kalahok. Sa pananaliksik ng walang kalahok at dokumento ang pangunahing pagkukunan ng datos, maaring hindi na isama ang bahaging na ito. Ngayon naman ay puntahan natin ang kasangkapan sa paglikom ng datos. Ilalahad ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitan upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik. Nakabatay sa disenyo at pamamaraan ang instrumento. Halimbawa, kung magsasagawa ng pakikipanayam, kailangan ang gabay ng panayam. Kung obserbasyon, kailangan ang isang talaan o checklist na gagabay sa mga dapat bigyang pansin sa obserbasyon. Ngayon naman ay puntahan natin ang paraan ng paglikom ng datos. Ito ang hakbang-hakbang sa plano o proseso sa pagkuha ng datos. Maaring gumawa ang mananaliksik ng diagram upang maipakita ang mga hakbang sa pangangalap ng datos o kaya'y ilahad lamang ang mga ito. At ngayon, ang paraan ng pagsusuri ng datos. Kung kwantatibo, nakapaloob sa bahaging ito ang iba't ibang statistical na pamamaraan para sa kompyutasyon at pagsusuri ng datos. Kung kwalitatibo naman, madalas sinutukoy dito kung paano isasaayos at buuin ang mga kategorya o maliliit na paksa na nagpapaliwanag o magpapaliwanag sa mga datos na nakalap. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa metodolohiya ng pananaliksik. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po!